ang balita na ikay mawiwili. Mga nagbabagang tabaho. So mga par, matapos nga po natin ibalita ang nalalapit na bakbakan ng dalawang super lightweight superstar sa pagitan ni Ryan Garcia kalaban ng current WBC World Champion Devin Haney na posible daw mangyayari mga idol nitong April sa ngayong taong kasalukuyan. Bagaman sa kakapasok lang po na balita mga idol, opisyal na po umatras si Ryan Garcia sa negosyasyon kay Devin Haney. Kumbaga mga idol, wala nang pag-asa mangyari ang laban. Hindi naman nagbigay si Bagito ng rason mga idol kung bakit. Pero ayon sa mga boxing fans mga idol, posibleng pumagit na daw si Mayweather Jr. para hindi matuloy ang kanilang laban. Parehong mga alaga kasi ni Calvo ang dalawang fighter. Kaya sayang talaga kung maaga niya pa ito paglabanin. Kung saan sa ngayon mga idol pinuporsige ni Bagito na mangyari ulit ang naodlot nito ng negosyasyon sa laban kontra sa WBA champion na si Rolando Romero. Gusto ni Ryan na mangyari ang sagupaan nila ni Rolly sa lalong madaling panahon. At malamang mga idol makukuha talaga ni Ryan ang laban na to. Sa mga hindi kasi nakakaalam mga idol, alaga din po ni Mayweather Jr. si Romero. Kaya easy work niya lang ito mapapayag sa laban kay Ryan Garcia. Basta maganda lang ang bigayan sa bakbakan. Samantala sa naging Instagram post po mga idol ng film comedian si Jokoy, namimiss niya na daw ang mga panahon ng weekdays fight ng ating pambansang kamao Manny Pacquiao dahil sa matinding hype siguro mga idol na dinadala ni Pacman dati habang may laban ito sa US. Kung saan agad naman po mga idol nagreply si Boss Manny kay Jokoy. Ano yan mga idol, maski daw siya namiss niya ang ganong panahon. At ang tanong ni Pacman mga idol, kailangan na ba nito bumalik sa bakbakan? At gusto niya daw maging comment event ang YouTuber boxer na si Salt Papi. Well, hindi naman imposible mga idol na mangyari ang ganitong tandem ni Pacquiao at Salt Papi. Alam naman natin mga idol na isang superstar si Boss Manny, kaya talaga nito mag-produce na malaking laban at ilagay ang pinay-YouTuber boxer sa spotlight ng kanyang laban. Pero gayon pa man mga idol, focus muna si Pacman sa paparating na laban nito kay Buakaw sa April. Sa kabilang banda naman mga idol, matapos nga po matalo ni Marlon Tapales sa laban kay Naoya Inoue, ekwinasyon po ng Team Casimero lalo na itong si Jason ang preparasyon ng MP promotion sa kanyang mga alaga. Aniya ang lakas daw nila mag-trip na laos na daw mga idol at wala daw sa tamang kondisyon si Quadro Alas noong lumaban ito kay Yukinori Uguni. Pero hindi daw nila nakita mga idol ang kanilang mga fighters sa MP promotion na lahat kompleto sa training. Merong magandang trainer, merong conditioning coach, pero ang ending daw mga idol, talo naman sa bakbakan. Wala na! Natalo na lahat! Tapos, ito pa. Diba? Meron na sila lahat. Conditioning. Trainer. Ang dami! Lahat-lahat! Diba? Sabi nila, conditioning. Nako. Nakita niyo yun, ha? Nakita niyo yun. Sinasabi nila na very professional yung mga nakapaligid kay Tapales. So, ano ngayon? Talo! Pinapakita nila yung condition nila. Talo! Yung meet sila, pinapakita nila, mabilis sila. Mabilis nga, pero walang ano ah. Ano ba? Yung kusog ba? Walay kusog ba? Paspas na!